Nagbakas ang malaking problema sa mukha ni Naida dahil sa nalaman niya sa pamilyang umampon sa kanya. Kailangan kasi ng mga ito ng 10 milyon upang mabayaran ang utang ng naluging maliit na kumpanya. Ngunit saan at paano siya kukuha ng malaking halaga kung sapat lamang ang kinikita ni Naida sa kanyang maliit na coffee shop? Nais man niyang tulungan ang kanyang foster parents pero wala talaga siyang maitutulong. Siya si Naida Lopez. Siya ay 25 taong gulang na dalaga na ampong anak ng mag-asawang Lopez. Mayroon siyang kapatid na kaedaran lamang niya na si Brielle. Ang dating maginhawang buhay nila ay nawala sa isang iglap. Hindi ka kaya mahulugan ng bulalakaw niyan sa panay mong pagbuntong hininga? Alam ko naman na matumal ang customer natin, pero wag mo namang masyadong problemahin yun. Saad ng kanyang barista slash best friend na si Thea. Hindi ko kasi alam kung paano ko tutulungan si Mama at Papa sa problema nila ngayon sa kumpanya. Hindi ba ang kapatid mo ang may kasalanan kung bakit nalugi ang kumpanya niyo? Siya dapat ang problema sa kumpanya niyo. Sabi ni Thea, dala pa ang kopita ng bago niyang eksperimentong kape. Hindi naman daw siya ang may kasalanan kung bakit biglang bumagsak ang kumpanya. Tsaka, hindi naman siguro magagawa ni Brielle yun. Pagtatanggol pa ni Naida sa kapatid kahit alam niya sa loob-loob kung anong klaseng tao ito. Umasim pa ang mukha ni Thea dahil sa ginawang pagtatanggol ni Naida sa kapatid nitong demonyo. Masyado kang anghel para maging kapatid yung demonitang yun. Hindi mo ba natatandaan kung paano niya sinulot yung boyfriend mo noon? Halimbawa lamang yon sa hindi para sa akin si Liam, Thea. Dapat nga magpasalamat pa ako sa kanya dahil inilayo niya ako sa manlulokong yun. Hindi ko alam talaga kung tanga ka ba talaga o sadyang saksakan ka lang talaga ng bait. Hindi mo ba naiintindihan na may lihim na galit sa iyo yung kapatid mo? Lahat na lang inagaw sa iyo at pati na rin ang pagmamahal ng mga magulang niyo. Parehas lang naman kayong ampon. Pero kung makaasta, akala mo biological daughter? Turon pa ni Thea nang maalala ng dalaga ang lahat ng kahayupang ginawa ni Brielle. Hindi may pagkakaila ni Naida ang mga kasalanan ng kapatid, maski ang pagtrato ng mga magulang nila ay nagiging unfair na sa kanya. Ang iniisip na lamang ni Naida ay marami ng sakripisyo ang kapatid niya, habang siya ay isang owner lamang ng maliit na coffee shop, habang si Brielle ay isang matalino, maganda at ang nagpapalakad ng kumpanya ng magulang. Hayaan mo na nga at magsara na tayo ng shop dahil wala na sigurong magiging customer. Suhestyon ni Naida dahil 8:00 na rin ng gabi. Wala silang kinita ng araw na yon, kaya bagsak ang balikat ni Naida na umuwi sa bahay. Wala pang maayos na tulog at kain dahil sa dami ng problema na kailangan niyang asikasuhin. Naabutan pa ni Naida ang kapatid na si Brielle na umiiyak sa kanlungan ng kanyang ina. Ma, alam mo naman na hindi ko kayang magpakasal sa lalaking hindi ko mahal, hindi ba? Tapos gusto niyong pakasalan ko ang matandang yun? Sigaw pa nito, pero pinahid lamang ng ina nila ang luha ng kapatid. Napangiwi dahil sa sama ng loob si Naida sa nakikita niya ngayon sa harapan niya. Hindi kasi niya magawang yakapin ang ina, o maski ang sagutin nito dahil mabilis na dumadampi ang palad nito sa kanyang mukha. Anak, ito lamang ang natitirang paraan upang makabayad tayo sa mga ramos. Ito ang hinihingi na lang kapalit sa atin at kailangan natin itong gawin dahil mababaon tayo sa utang. Banayad ang pagpapaliwanag ng ginang kay Brielle. Bakit ako? Bakit hindi na lang si Naida ang magpakasal sa kanya? Pareho lang naman kaming anak niyo, hindi ba? Para naman magkaroon siya ng silbi at hindi lang lagi ako. Gumalgal ang mga binti ni Naida nang marinig ang sinabi ng kapatid. Hindi niya tuloy napigilan na tignan ang direksyon ng kanyang kapatid at ina. Nakangisi si Brielle nang nakakaloko habang may pekeng luha sa mga mata. Hindi pwede si Naida, anak, dahil wala siyang alam sa pagpapalakad ng kumpanya. Hindi ba, Naida? Handa ka naman pumalit sa akin para sa pamilya natin, hindi ba? Ani pa ni Brielle, kaya naman mas lalong nanginig si Naida dahil sa kaba. Pero wala akong karapatan para sa ganyang oportunidad, Brielle. Hindi ako kasing talino mo. Katwiran pa ni Naida kasabay ng nanlilisik ng mga mata ni Brielle. Tama ang kapatid mo, Brielle.
Walang alam si Naida sa kalakalan sa ganitong bagay. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko na masusolusyon na ng problema natin sa kumpanya. Mama! Hindi mo kasi ako maintindihan dahil buong buhay ko ang ginawa ko lang ay sundin ang lahat ng payo mo kahit minsan sobra na. Si Naida ba ay ni minsan may ginawa siya para sa pamilya natin? Hindi ba ang atensyon niya at puro na lang sa maliit niyang coffee shop? Dinidiin pa ni Briel ang salitang maliit, tila iniinsulto si Naida. Dahil iyon lamang ang maaari niyang gawin para sa sarili niya. Hindi kaya ni Naida na maikasal sa isang barangyang pamilya, makasirain lang niya ang pangalan natin. Tagos sa butong sabi naman ng kanilang ina, kaya mas lalong napayuko si Naida. Pwede naman kayo ang magpalakad sa kumpanya ng matandang yon kapag napakasalan na ni Naida, hindi ba? Isa pa ma, may iba na akong napupusuan. Sino naman ito? Ni hindi nga dumilim ang mukha ng ina dahil pa sa sinabi ni Brielle. Pero kapag si Naida ay nagsasabi ng ganito, madalas siyang patigilin o iwanan. Si Aiden mama, isa siyang bilyonaryo at may-ari ng napakalaking kumpanya sa Pilipinas. Kasali siya sa bagong project namin dito sa bago kong pinag-investan. Please mama, ngayon lamang ako hihingi sa iyo ng pabor. Ayokong pakasalan ng matandang Ramos. Sabi ni Brielle. Yumakap ang kanilang ina kay Brielle at inalo ang umiiyak na dalaga. Hindi na rin napigila ni Naida ang mapaluha dahil ramdam na niya kung saan patungo ang usapan ng mga ito. Walang lingon na pumasok si Naida sa silid at dito niya iniyak ang lahat ng hinanakit sa loob. Ito ang ilang beses na itinatanggi ng kanyang sarili dahil kahit anong lingad niya ay hindi na siya parte ng dati niyang pamilya. Dahil sa pamilyang ito, mas pinapabura ng mga magulang ni Naida ang kapatid na si Brielle. Kahit minsan, ikinapapahamak ito ni Naida. Bumango ng mabilis si Naida nang marinig niya ang pagkatok sa pintuan ng kanyang silid. Mabilis niya din pinunasan ang kanyang mga luha bago hinarap kung sino man ang nasa kabilang pintuan. Bumungad sa kanya ang ina na may seryosong mukha. Para ba tayong mag-usap? Tumango si Naida at nilakihan ang bukas ng pinto upang makapasok ang ina. Naida, alam mo na kung ano ang ginagawa ko rito, hindi ba? Hindi ko gusto ang ibigay sa iyo ang napakalaking tungkulin na ito, pero wala na akong ibang makitang paraan. Kailangan mong pumalit sa kapatid mo para pakasalan ang matandang Ramos, Naida. Ma, alam mo naman na wala akong alam sa ganyan, hindi ba? At saka, hindi ko naman kilala ang matandang Ramos na sinasabi mo. Mas maigi pa na si Brielle na lamang ang hikayatin mong magpakasal sa kanya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng kapatid mo? May ibang lalaki siya na napupusuan. Gawin mo ito upang magkaroon ka naman ng silbi sa pamilya natin. Maawa ka naman sa kapatid mo dahil ang lahat na lamang ay sinalo niya. Pangungonsensya pa nito na labis na dinamdam ni Naida. Ako ba? Wala ba akong karapatan na pumili ng lalaking pakakasalan? Gusto ko rin naisipin mo ako, mama. Pwede ba, Naida, ha? Wala akong oras sa kaartihan at kadramahan mo. Gawin mo na lamang ito at bukas na bukas din ay darating ang mga susundo sa'yo. Magimpake ka na habang maaga pa. Sabi ng kanyang ina bago ito lumabas sa silid ni Naida. Wala nang nagawa pa si Naida, kundi ang sundin ang sinabi ng kanyang ina kahit labag ito sa kanyang loob. Sino nga ba siya upang mag-inarte kung ang pamilyang ito ang kumukup sa kanya? At ito na lamang din ang nakikita niyang paraan upang makabawi dito. Lumuluhang inimpake ni Naida ang mga gamit. Hindi niya inalintana ang dalawang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. Ngiting nagwagi si Brielle habang pinapanood ang babaeng kinaiinisan niya sa lahat. Ayaw niyang nakikita ang mukha ng kapatid niya dahil sa pagiging mahina at talunan nito. Ito lamang ang simula ng pagdurusa ng kapatid dahil sisiguraduhin niya na magdurusa ito ng sobra sa poder ng mga Ramos. Dahil hindi lingid sa kapatid na isang matandang lalaki at abusadong matanda ang mapapangasawa nito. Isang matanda na may maduming reputasyon dahil sa mga naging asawa nito. Hindi hahayaan ni Brielle na siya ang magdusa sa isang kasal na hindi niya ginusto. Tagaktak ang pawis ni Naida habang papalapit sa malaking mansyon sa harapan niya. Sinundo siya ni Naida ng tatlong lalaki na nakasuot ng itim na uniforme.
piniringan pa ang kanyang mga mata habang nasa biyahe. Wala siyang lakas ng loob upang tanungin kung para saan ito. Pinaubayan na lamang niya sa Diyos ang magiging kapalaran niya. Sir, pwede po bang magtanong? Tanong pa niya sa lalaki. Nagtatanong ka na. Piloso pa nitong sagot kaya naman hindi napigilan ni Naida na taasan ito ng isang kilay. Gusto ko lang itanong kung sino ang mapapangasawa ko. Hindi ko kasi kilala at wala akong ideya kung sino ba siya. Hindi mo kilala pero sumama ka sa amin. Hindi ba? Iniwanan ka naman ng litrato at impormasyon tungkol sa kaibigan namin. Nagtatanong din ito. Anong pinagsasabi mo dyan? Basta niyo na lang ako kinuha at piniringan papunta dito. Hindi maiguhit ang mukha ng lalaki habang nakatingin kay Naida. Para kasi siyang nakahanap ng magiging katapat ng kaibigan niyang mas masahol pa kay Satanas. Napangisi din kalaunan ang binata at makahulugang tinignan ang babae. Isang matandang lalaki na sa edad ata na 70 ang mapapangasawa mo. Kaya nakikiusap ako na huwag mo na sana siya pababayaan. Kamuntikan na rin hindi nasalo ni Naida ang sariling bibig dahil sa pagkanganga. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Lolo ko na pala ang mapapangasawa ko? Eh, hindi ko ata kaya ang gusto niyong mangyari. Umatras pa ng dahan-dahan si Naida at handa na sanang tumakbo at tumakas ng harangan siya ng dalawa pang lalaki. Messi, hindi ka pwedeng umatras dahil mamaya na ang kasal niyo. Sabi ng lalaki na medyo bata sa dalawa at kulay sisiyo ang buhok. Pero hindi maipagkakaila ni Naida na gwapo ito. Sa totoo niyan, gwapo ang tatlong lalaki na nakapalibot kay Naida. Ano? Hindi ako papayag! Hindi ko na itutuloy ang pagpapakasal dahil hindi naman talaga ako ang ikakasal sa kanya. Substitute lang ako sa kapatid ko. Widow, kaya nga mas mabuti dahil ayaw namin sa kapatid mong demonita. Ano? Kilala niyo kapatid ko? Nagtatakang tanong ni Naida sa tatlo. Sinong hindi? Your sister was a slut after all. Sino bang hindi nakakakalala sa kanya? A gold digger and a slut. Madiin na sabi ng lalaki na poker face ang mukha pero ang masasabi ni Naida ay nuknukan ng gwapo ito. Pero hindi yon ang nagpainis kay Naida kundi ang pinagsasabi nitong lalaki sa kapatid niya. Wala kang karapatan na sabihan ng ganyan ng kapatid ko. Hindi mo siya kilala. Matapang nahiyaw ni Naida sa lalaki pero nginisihan lamang siya. You're the one who doesn't know your own sister. Dinuro pa nito ang dalaga sa kanyang dibdib. Greg was right. Di mo kilala ang sarili mong kapatid. Kanina pa naguguluhan si Naida dahil sa mga sinasabi ng mga ito. Dahil kung makapagsalita ang mga ito ay tila kilalang kilala si Brielle. Alam din namin na tatakasan niya ang kasal. Kaya naman, hindi ka namin hahayaan na makatakas. Ngumiti pa ang lalaking sisiyo na sobrang lapad. Ano? Paano? Alam niyo na pala, pwes pakawalan niyo ako dito. Hindi akong babaeng dapat narito. Hindi na pwede dahil mamaya na ang kasal at kailangan ka namin ngayon madalas sa simbahan. Huwag ka nang manlaban dahil malaki ang pagkakautang ng pamilya mo sa kaibigan namin. Ayaw man ang kaibigan namin na maikasal sa'yo pero kailangan. Pero bakit? Tama ng maraming satsat at pumasok ka na sa loob dahil kailangan mo nang magayos. Hinila siya ng isa pang lalaki na naka-poker face lang ang mukha papasok sa loob ng mansyon. Hahanga sana siya sa nakikitang ganda ng gown na nasa isang mannequin. Nakikislapan pa ang mga diamante na disenyo ng gown. Pero nang maalala ni Naida na isang matandang lalaki ang mapapangasawa, ay maluha-luha siyang tumingin sa mga lalaki. Huwag mo kaming tingnan ng ganyan dahil napag-utusan lang kami. Sabi ng lalaki bago iniwan ang dalaga sa kamay ng mga magagaling na makeup artist. Isang oras lamang ang tinagal ng pag-aayos ng mga makeup artist kay Naida. Daig pa nito ang pinagsakluban ng langit at lupa dahil sa hitsura ng mukha niya. Huwag mo namang ganyanin ang mukha mo dahil mukha kang dinukot at bunera sa namin. Bulong ni Sisiu Boy na nakasuot na ngayon ng itim na tuxedo. Hindi niyo ba ako dinukot sa lagay na to? Hindi niyo ba nakikita na labag sa loob ko na maikasal sa matandang kaibigan niyo? Iyak ni Naida kaya naman to the rescue ang makeup artist upang ayusin ang nahulas niyang makeup. Papasalamatan mo kami balang araw dahil dito at pagsisisihan naman ng kapatid mong demonyo ang araw na to.
singit naman ang isa pang lalaki na may hikaw naman sa gilid ng labi. Habang ang isa pang lalaki na nagngangalang Greg ay tahimik lamang, ngunit hindi maipagkakaila na nakakasilaw ang kagandahang lalaki ng binata. Diretso lamang ang mukha nito na nakatingin sa harapan ng sasakyan habang nag-cross ang mga kamay. Mas lalo lamang naluha si Naida nang maaninag niya ang malaking simbahan. Mas lalo siyang nalalapit sa kanyang huling hantungan ng kanyang pagiging single. Labas! Utos pa ni Greg sa dalaga na 3 minuto nang nasa loob ng sasakyan at kanina pa naghihintay ang kapatid sa loob ng simbahan. Hindi ko talaga kaya. Pagsusumamo naman ni Naida. Too late. Dahil nandito na tayo. Lumabas ka na dyan. Bago pa talaga kita kalad ka rin palabas ng sasakyan ko. Pagbabanta pa ni Greg, kaya naman wala pang segundo ay nakalabas na si Naida. Pagtapak pa lang niya sa loob ng simbahan, ang tugtog ng violin ang unang bumungad sa kanya. Para siyang nasa loob ng fantasy world dahil sa ganda ng design ng paligid. Paborito pa niya ang mga bulaklak na nagkalat sa paligid at ang mga taong pinapanood ngayon ang mabagal niyang paglalakad. Sa dulo ng simbahan naroon ang pari at sa tabi ng pari ay ang matandang lalaki na mapapangasawa niya. Hindi na napigilan pa ni Naida ang umatungal dahil sa nangyayari sa kanya ngayon. Nakaupo na sa wheelchair ang matanda at awang-awa siya dahil bakit kailangan nitong pagdaanan ang ganitong bagay? Bakit gusto niya pang maikasal? Isa ba yan sa huli niyang hiling bago siya mamatay? Tanong ni Naida sa lalaki na nasa tabi at ang naghahatid ngayon sa kanya sa matanda. Parang ganun na nga, kaya dapat lang na maging mabuting asawa ka dahil ako ang makakalaban mo kapag sinaktan mo siya. Ani pa ni Greg. Nakatingin lamang si Naida sa lapag dahil hindi na kaya ng damdamin niya na makita ang nakakaawang matanda. Tanggap na rin niya ang magiging kinabukasan dahil kasalanan din ng kanyang pamilya kung bakit humantong sila sa ganito. Dapat lamang niyang pagbayaran ang utang ng pamilya sa matandang ito sa pamamagitan ng pagpapakasal. Sa kabilang banda naman ay ang makisig na lalaking kababa lamang sa kanyang mamahaling sasakyan. Nakasuot ng puting tuxedo at ang nakakatakot nitong mga mata na tumingin sa mga bodyguard na hindi siya tinatantanan. Bakit ngayon ka lang? Nauna pang bride mo sa'yo. Ani pa ni Ashton nang salubungin niya ang lalaki. Sinabi ko, hindi ko gustong dumalo sa kasal na ito, kundi lamang kay Lolo. Bakit ba gusto niyong pakasalan ko ang anak ng pamilyang may malaki ang pagkakautang sa kanya? Irritableng sabi pa ng lalaki. Gawin mo na lang ang gusto ni Lolo para wala na tayong maging problema. Nasa loob ng bride mo at tiyak na hindi ka aatras dahil hindi naman si Brian. Hindi siya pinansin ng lalaki at basta na lamang pumasok sa loob ng simbahan. Sa harapan ng pari, naroon ang napakagandang dilag na nakayoko habang lumuluha. Hindi siya nakaramdam ng inis sa babae, bagkos ang nararamdaman niya ay ginahawa dahil ibang babae pala ang mapapangasawa niya. Sorry, late ako father. Pwede mo nang umpisa ng seremonya. Aniya pa. Kagatlabi si Aiden habang pinagmamasdan ang babaeng mapapangasawa na lumuluha sa harapan niya. Kanina pa kasi ito bulong ng bulong na hindi naman niya maintindihan. Ikaw ba, Naida Lopez? Tinatanggap mo ba si Aiden Ramos sa hirap at ginhawa? Sa karangyaan at kahirapan? Mamahalin mo ba siya hanggang sa inyong huling hininga? Tanong pa ng pari na nagpasinghap sa dalaga. Hindi ko alam, Father, kung aabot pa kami doon. Isang hinga na lang kasi parang papanaw ng mapapangasawa ko. Anito? Tinatanggap mo ba ang mapapangasawa mo, Naid? Yes. Putol ng dalaga sa pari. Ikaw, Aiden Ramos, tinatanggap mo ba si Naida Lopez na maging kabiyak mo sa hirap at ginhawa? Nakangising sumagot naman ang binata hanggang sa magpalitan na sila ng singsing at hindi nag-angat ng ulo ang babae. Mas lalo pa itong naluha nang i-announce ng pari ang salitang, "You may now kiss the bride." Father, pwede po bang magmano na lang ako? Mahinang bulong pa ng babae. Hindi na napigilan ni Aidan ang magtaka. Pero hindi maaari yon, iha. Kasi Father, hindi ko kayang halikan si Lolo
dahil po nire-respeto ko siya kahit mag-asawa pa kami. Sabi pa ng dalaga, ang tatlong pugo naman sa tabi ni Aiden ay mga nagpipigil ng tawa. Anong ibig mong sabihin, iha? Nasa harap mo ang mapapangasawa mo. Ang halik ay simbolo din ng inyong pag-iisang dibdib. Alam ko naman yun, Father, pero hindi ko pa talaga kayang halikan si Lolo kasi... At sa wakas, tumingala na si Naida upang iduro sana ang matandang mapapangasawa. Ang kaninang maliit niyang mga mata ay unti-unting lumaki. Sino ka? Nagtatakang tanong pa niya. Your husband? Nakakalokong sagot naman ni Aiden. Ha? Hindi ba si Lolo ang magiging asawa ko? Teka, anong nangyayari? Sinong Lolo? Takang tanong din ni Aiden kahit alam na niya kung bakit kanina pa nagpipigil ng pagtawa ang tatlong pugo. Pero ang mapapangasawa ko ay si Lolo. Never mind. Ani ni Aiden at hinila ang balikat ng babae at basta na lamang siniil ng halik ang nakaawang nitong labi. Ang mga hiyawa ng tao ang namayani sa paligid matapos ang kasal. Hindi na nagpunta pa ng reception si Aiden at Naida bagkos dumiretso sila sa isang mamahaling hotel na pagmamay-ari ng lalaki. Walang pansinan silang pumasok sa isang hotel room. Dumiretso ang lalaki sa loob ng banyo habang si Naida naman ay naiwan sa silid na may napakalaking kama. Hindi naman siya pinanganak kahapon upang hindi malaman ang sunod pagkatapos ng kasal. 5 minuto lang at lumabas na ang lalaki na tuwalya lamang ang nakatakip sa katawan. Bastos! Bakit hindi ka magsuot ng damit? Hiyaw pa niya matapos takpan ang mga mata. Why? Bakit ko naman tatakpan ang katawan ko? Honeymoon natin, hindi mo ba alam? Wala akong pakialam kung honeymoon pa natin. Hindi ko naman ito ginusto at isa pa, pinilit lamang ako. Naging pambayad utang ka, Naida. Sabi ng lalaki gamit ang napakabaritonong tinig. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sinabi ni Father kanina. Stupid. Sabi pa ni Aiden at mas nilapitan ang kanyang bride. Tuwang-tuwa kasi siya na makita ang namumulang pisngi at nahihiyang mukha ng babae. Bakit ka lumalapit, ha? Lumayo ka nga sa akin! Umatras si Naida dahil sa kagustuhan na makalayo sa kanyang asawa. Ngunit hindi niya napansin na pader na pala ang nasa likuran niya. Na-corner siya ng lalaki kaya wala na siyang mapuntahan. Lalo na nang ikulong siya nito sa mga bisig. Bakit ka ba nahihiya? Mag-asawa na tayo, kundi mo pa alam. Dapat lamang na mag-honeymoon tayo. Nakakalokong saad ni Aiden, kaya naman mas lalong nagpapalag si Naida. Lumayo ka! Ano ba? Sa kasisigaw at panlalaban ni Naida, hindi niya sinasadya na matamaan ang gitnang parte ni Aiden. Nagpagulong-gulong si Aiden at saka tinawag ang lahat ng santo dahil sa sakit na nararamdaman. Hindi ko sinasadya. Ikaw kasi, bakit mo ba kasi ako tinatakot? Hala, okay ka lang ba? Patingin ako, baka may sugat. Inosenteng wika pa ni Naida at sinubukan hawakan si Aiden ngunit mabilis na lumayo ang lalaki na nanlaki ang mga mata. Anong sinabi mo? Titignan ko kung may sugat. Naka high heels kasi ako, baka nasugatan. Pumunta na tayo sa ospital. What the hell? Are you a pervert, ha? Kunwari lang ba nahihiya ka kasi gusto mo lang makita ang katawan ko, hindi ba? Bintang pa ni Aiden. Ha? Pinagsasabi mo? Hindi ba pwede na nakokonsensya lang ako dahil sinipa kita dyan? Halika na dito at hayaan mo akong tignan kung nagkasugat ba. Pamimilit pa ni Naida at lumapit kay Aiden kaya naman lumayo ang lalaki. Huwag kang lalapit! Pinabalaan kita, Naida Lopez! Hindi mo ko makukuha sa ganyan, sinasabi ko sa'yo. Kahit asawa kita, ay kakasuhan kita ng harassment. Pananakot pa ni Aiden. Ano bang inaarte mo dyan? Dati ako may ganyan. Di na bago sa akin na makakita ng ganyan. Bulyaw pa ni Naida na mas lalong nagpalaki sa mga mata ni Aiden. Sinipat pa niya ang babae mula ulo hanggang paa dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang mga naririnig. Dati kang Naido? Natatangang tanong pa nito. Ha? Epekto ba yan ang pagsipa ko dyan? Ninuso pa ni Naida ang gitnang parte nito. Ang totoo niyan, may gamot ako para dyan. Sandali at kukunin ko. Bago pa makababa ng kama si Naida ay kumaripas na ng takbo si Aiden. Panay pa ang pagmumura nito
na labis namang pinagtaka ni Naida. Hindi niya maintindihan ang lalaki kung bakit tila namumutla ito at nanlalaki ang mga mata. Ano pang problema ng isang yun? Gusto ko lang naman ibigay sa kanyang alcohol at band-aid sa bag ko, ha? Di ko naman siya papatayin. Mahinang bulong niya sa sarili habang nakatingin sa pintuan na pinaglabasan ng kanyang asawa. 2 linggo matapos maikasal si Naida sa lalaking si Aiden, hindi pala isang matanda ang mapapangasawa niya, kundi isang gwapo at batang bata na bilyonaryo. Pinagtripan lamang pala siya ng 3 pugo na naging kaibigan niya sa maikling panahon. Narito siya ngayon sa bahay ni Aiden. Wala na rin naging balita si Naida sa kanyang mga magulang. Gustuhin man niyang dalawin ang mga ito, pero kailangan niya ang permiso ng kanyang butihing asawa. Nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko, Naida? Kailangan mong pumunta mamaya sa kumpanya ng kapatid ko. Kailangan kanya roon, kaya kung pupwede, ay aralin mo mga ito. Duro niya sa 3 folder sa ibabaw ng mesa. Muntik nang mawala sa isipan niya na tinuturuan pala siya ni Greg, ang kapatid ng asawa niya. Dahil kailangan siyang ipakilala ni Aiden bilang asawa ng CEO ng kumpanya. Bakit kailangan kong pumunta dyan? Wala naman akong alam sa ganyan, Greg. Baka kasi ipahiya ko lang si Aiden. Hindi pwede. Ikaw ang asawa ng kapatid ko, kaya kailangan mong dumalo mamaya. Maging totoo ka lang, at kapag may nang bastos sa'yo, bastusin mo pabalik. Turo nito. Advice ba yan? Mukhang mas mapapahamak ako sa gusto mong mangyari. Ani ni Naida. Gawin mo na lang sinabi ko. At isa pa, naroon ang mga magulang mo, lalo na ang kapatid mo. Di na ako makapaghintay sa magiging reaksyon ng kapatid mo. Mahinang bulong pa nito, kaya naman nagtaka si Naida dahil hindi niya maintindihan. Ngunit pinagsawalang bahala niya lamang iyon dahil kailangan niyang isaulo ang mga impormasyon at pangalan ng mga shareholder sa kumpanya ni Aiden. 5:00 na ng hapon nang aligagang nag-drive si Brielle patungong kumpanya ng lalaking pinapangarap na si Aiden. Nang malaman niya na iniimbitahan sila nito, ay hindi siya nagdalawang isip na iwanan ang trabaho. Hindi ka naman masyadong excited, Brielle, ano? Parang hindi mo naman nakikita ang Ramos na yan. Ipapaalala ko lang sa'yo, Bubita, ha? Nabagsak na ang kumpanya mo. Anong gagawin mo ngayon? Apple sa kanya ng kaibigan niyang si Rose. I don't care. Ang mahalaga lang naman sa akin ay mapasa akin si Aiden. Hindi ko naman siguro hahayaan na mapangasawa ni Naida Stupid ang matandang Ramos kung pera lamang ang nais ko, hindi ba? Oo pala, kumusta na kaya si Naida? Tiyak na buhay prinsesa siya ngayon. Balita ko ay napangasawa niya ang panganay sa mga Ramos. Nangunot bigla ang kilay ni Brielle. Hindi niya alam ang sinasabi ng kaibigan dahil ang nakarating lamang na balita sa kanya ay ang matandang Ramos ang pakakasalan niya dapat. Anong ibig mong sabihin? Panganay na apo ng mga Ramos? Hindi ba si Aiden ang panganay na apo? Tanong lamang dapat ni Brielle ito sa sarili. Ngunit hindi niya napigilan na maisatinig ito. Oo, hindi mo ba alam? Si Aiden Ramos ang ikinasal 2 linggo na ang nakakaraan. Para yung bomba na sumabog sa magkabilang tenga ni Brielle. Anong sinabi mo? Sinasabi ko sa iyo, Rose, hindi maganda ang mood ko ngayon. Hindi ako natutuwa sa sinasabi mo dahil kahit anong oras ay tatama sa iyo ang palad ko. Pagbabanta pa ni Brielle sa kaibigan. Uy, wag mo naman akong takutin ng ganyan. Dahil ang akala ko ba ay alam mo na ang tungkol sa bagay na ito. Akala ko ay... Ay ano? Kung makapanig ka pa naman sa akin ay akala mo kakampi kita? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa bagay na yan, ha? Kung ganoon, ang pinakasalan ni Naida ay si Aiden? Hindi mapigilan ni Brielle ang labis na inggit at galit. 1 linggo na ang nakakalipas nang may mangyari sa kanila ni Aiden. Hindi niya makakalimutan ang gabing yon dahil kahit labis ang kanyang kalasingan ay hindi nagsisinungaling ang mga mata niya. Hindi niya maaaring pakasalan si Naida dahil may nangyari sa amin. Hindi maaari dahil ako ang dapat ikakasal sa kanya. Tila nababaliw na sabi ni Brielle. Ano pang sinasabi mo dyan, Brielle? Alam ko na marami kang problema sa buhay, pero huwag mo na magsirain ang buhay ng kapatid mo. Tsaka anong may nangyari sa inyo? Nino? Ni Aiden? Matapos ang kasal niya ay nasa ibang bansa siya para sa isang project at ngayon lamang siya umuwi. Paliwanag pa ng kaibigan niyang si Rose, ngunit hindi na nakinig pa si Brielle. Pinaharurot niya ang sasakyan ng mabilis patungo sa kumpanya ng lalaki.
hindi siya makakapayag na basta na lamang siya iwanan ng lalaki matapos nito kunin ang kainosentehan niya. Kabadong-kabado si Naida simula pa kanina nang makarating siya sa kumpanya ng asawa. Matapos kasi ang kasal nila ay hindi pa niya ito nakikita dahil nga sa naging busy ito sa kumpanya. Kanina pa siya rito sa conference room kaharap ang mga naglalakihang business partner ng asawa. Ano ang gagawin natin ngayon dito? Magtititigan? Hindi ako napunta dito para lamang magsayang ng oras. Reklamo ng ginang na may suot na mamahaling Gucci. Nakataas ang kilay, tila nagmamata ng kapwa. Narito rin ang ina ni Naida at ang ama niya, ngunit tahimik lamang at nakatingin ng masama sa kanya. I think I have to go dahil may mga business meeting pa akong kailangan puntahan. Saad pa ng isang lalaki na kanina pa tingin ang tingin sa suot na relo. Mas lalong natakot si Naida at nahiya dahil hindi man lang niya kayang i-entertain ang mga business partner ng asawa. Mas lalo siyang nangliit dahil hindi talaga siya nababagay sa ganitong buhay. Kaunti na lamang ay papatak na ang kanyang mga luha. Mabuti na lamang at dumating si Aiden na nakakunot ang mga kilay. Mr. CEO, mabuti naman at dumating ka na. Ang akala namin ay mamamatay kami sa inip dahil hindi marunong makipag-usap ang asawa mo sa amin. Mas lalo lamang nanliit si Naida dahil sa tinuran ng matanda. Really? Ano pa ang ginagawa mo dito kung ganon? Pwede ka naman umalis kung naiinip ka. Bastos namang sabi ni Aiden at saka lumapit sa kanyang asawa na nakayuko na naman. Kagat ang mapupulang labi at pinaglalaroan ang dulo ng suot na damit. Huwag kang yumuko dahil ikaw ang boss nila dito. Hindi mo kailangang magtago dahil wala silang karapatan na bastusin ka. Remember that, wife. Wika pa ni Aiden kay Naida. Pero hindi ko alam ang sasabihin sa kanila dahil wala akong alam sa mga ganito. And? It doesn't matter. You're the CEO's wife here. Wala silang karapatan na mag-demand na naiinip sila dahil lamang sa hindi mo alam ang sasabihin. You have the power to fire them kung makakaramdam ka ng inis. Ani pa rito kaya naman nanlaki ang mga mabibilog na mata ng asawa. Hindi ko magagawa yun. I know. I'm just kidding. Let's go. Umupo ka sa kandungan ko at nang malaman na natin kung ano bang pinuputok ng mga butsi nila. Tatanggi pa sana si Naida sa gustong mangyari ng asawa, ngunit wala na siyang nagawa pa. Nasa kanila ang mga mata ng mga ito, kaya hindi niya pwedeng ipahiya ang asawa. 10 minuto pa lang ang nakakalipas nang biglang pumasok si Brielle sa conference room na nanlilisik ang mga mata. Ano's palagay mong ginagawa mo, ha, Aiden? Bakit mo kalong-kalong ang babaeng yan? Hindi mo pa man siguro nakakalimutan ang nangyari sa atin, hindi ba? Galit na bulyaw nito, kaya naman nagbulungan ang mga tao sa paligid. Si Greg na kanina pa nagtatagis ang bagang dahil sa eksenang ginawa ng babaeng walang hiya. Brielle, huwag mo akong tawagin sa pangalan ko, slut. Hindi ko akalain na magagawa mo sa akin to, Naida. Inagaw mo sa akin ang lalaking mahal ko. Ano pang sinasabi mo dyan? Wala akong inaagaw sa'yo. Ikaw ang may gusto na pakasalan ko si Aiden. Depensa naman ni Naida dahil hindi na rin niya kaya pang itikom ang bibig at ipagsawalang bahala ang mga paratang ng kapatid. Pero hindi si Aiden ang dapat na mapapangasawa mo. Hindi siya. Aiden, ako ang dapat na pakakasalan mo. Bakit mo pinakasalan ang kapatid ko, ha? Bali, wala lang ba sa'yo ang pinagsaluhan natin ng gabing yon? Hinawakan pa ni Brielle si Aiden sa kanyang braso, ngunit ipinaspas ito ng lalaki at tila nandidiri. Are you crazy, woman? I don't know what you are talking about. To sleep with you? Di pa ako nasisiraan ng bait para gawin ang kalokohang naiisip mo. Huwag kang magsinungaling. Dahil kahit anong sabihin mo ay hindi ko makakalimutan ang ginawa natin. You've promised me na pakakasalan mo ako at ako lang ang mamahalin mo. Pero anong ginawa mo? Lahat na lang ibinigay ko sa'yo. Sigaw pa rin ni Brielle at hindi na inisip na may ibang tao silang kasama. Everyone, out! Utos pa ni Greg. Kaya naman, ang naiwan na lamang ay si Greg, Aiden, Brielle, Naida at ang pamilya ni Naida. Brielle, ano bang sinasabi mo? Hindi magagawa ni Aiden ang ibinibintang mo dahil hindi siya ganong tao. Baka naman hindi siya ang nakasiping mo ng gabing yon. Ani ni Naida dahil inaamin niyang nasaktan siya sa sinabi ng kapatid.
sa maiksing panahon na naging asawa niya si Aiden, ay may nabuo na ang kaunting pakiramdam sa dibdib niya. Crush niya ito dahil kahit na alam niyang naging pambayad utang lamang siya, ay hindi siya nito pinabayaan. Bakit? Masakit bang malaman ang totoo? Mas nasasaktan ako dahil sinulot mo sa akin ang lalaking dapat ako ang pakakasalan. Hindi ako makakapayag ng ganito lamang. Kailangan mo akong panindigan, Aiden. Paano kung may nabuo ng gabing yon, ha? Paano? Walang mabubuo dahil wala akong alam sa mga sinasabi mo. You know what, Brielle? I know you are a desperate gold digger slut. Pero hindi ako gagawa ng kalokohan lalo na sa'yo. Ang daming babae na deserving. At hindi ang gaya mo ang makakapagbaba sa akin. Tagos sa butong sabi ni Aiden. Sunod-sunod ang mga luha ni Brielle nang sabihin yon ng lalaki sa kanya. Hindi niya makaya, lalo na nang ikulong ng lalaki ang kapatid niya sa mga bisig nito. Siya dapat ang naroon. Siya dapat ang kalong at pinakasalan ng lalaki. Hindi ako makakapayag na ganito na lamang. Ako ang dapat pakakasalan mo at hindi ang kapatid ko, Aiden. Ako! Kahit itanong mo pa sa mami ko, hindi ba ma? Napatingin siya sa kanyang ina, pero hindi ito nagsalita dahil maski siya ay naguguluhan sa nangyayari. Mom, bakit hindi mo sabihin sa kanila na ako ang dapat na pakakasalan niya? Kaya lang naman si Naida ang ipinadala natin dahil wala akong alam. Hindi ko tinanggap ang kasal dahil ikaw ang gusto kong pakasalan, Aiden. Maniwala ka naman sa akin, please. Pagsusumamo pa nito. Damn, di ito ang inaasahan kong mangyari. Ayusin mo to, Greg. Aalis na kami ng asawa ko. Siguraduhin mong hindi na makakatapak ang pamilyang yan sa kumpanya ko o kahit malapit lamang sa asawa ko. Utos ni Aiden sa kanyang kapatid na si Greg bago niya kinarga ang kanyang asawa at umalis. Sumunod at tawag ng tawag si Brielle sa kanyang pangalan ngunit hindi na talaga bumaling ng tingin si Aiden. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng babae at kung totoo man na ito dapat ang mapapangasawa niya, nagpapasalamat siya sa Diyos dahil ibang babae ang binigay sa kanya. Kinaladkad ni Greg si Brielle palabas ng kumpanya ng kapatid. Wala siyang pakialam kung masaktan at pagtinginan sila ng mga tao. Ano ba? Bitawan mo nga ako, baliw ka! Bakit mo ba ako pinapalabas, ha? May karapatan ako sa kuya mo dahil ako dapat ang pakakasalan niya. Tumahimik ka na! Hanggang kailan ka magiging desperada, ha? Hanggang kailan ka maghahabol na parang tanga sa kapatid ko? Hindi mo ba nakikita na mahal niya ang kapatid mo? Sinungaling! Sinungaling ka! Mahal niya si Naida? Kung ilang linggo pa lang simula na maikasal sila? Huwag mo akong patawanin, Greg. Alam ko naman na may inggit ka sa kuya mo. Pero bakit nagpapanggap ka sa harapan ko, ha? Shut up! Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Huwag mo sirain ang buhay ng kapatid ko dahil ako mismo ang makakalaban mo. Pagbabanta pa ni Greg at basta na lamang iniwan ang dalaga sa labas. Nagpupuyos ang damdamin ni Brielle dahil sa nangyari. Lalo na nang hindi man lang siya magawang ipagtanggol ng kanyang ina. Brielle anak, bakit hindi mo nalang hayaan ang kapatid mo? Ikaw naman ang may kasalanan, hindi ba? Siya ang hinayaan mong magpakasal. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Mom? Kaya ko lang naman hinayaan na siya ang magpakasal dahil hindi ko alam na si Aiden ang pakakasalan niya. Hindi pwede na sila magkatuluyan dahil ako dapat. Pero kasal na ang kapatid mo sa kanya at wala ka nang magagawa. Sabi ng kanyang ina. Mom, makinig ka sa akin, okay? Si Naida, hindi mo pa siya kilala. Hindi mo ba napapansin? Siya lamang ang gumaganda ang buhay. Habang ako ay hindi alam ang gagawin sa kumpanya natin na papalugi na. Wala na tayong magagawa dahil naikasal na ang kapatid mo. Kung ano man ang nangyari sa kumpanya natin, ikaw ang dapat na mas nakakaalam kung ano ang dapat gawin. Sa'yo namin pinagkatiwala ang lahat ng mga ari-arian lalo na ang kumpanya. Saad ng kanyang ina. Mom, hindi mo ba napapansin nagmukha tayong kawawa kanina sa conference room? Hindi mo ba nakikita kung paano tayo maliitin sa mga tingin ni Naida? Ito ang sinasabi ko sa'yo noon pa man, kaya ayaw ko sa kanya. Hiyo pa ni Brielle sa kanyang ina na bahagya din na gulat. Dahil sa kagustuhan ni Brielle na pumanig sa kanya ang ina, hindi siya nangimi na sirain ang reputasyon ni Naida sa kanilang pamilya, maski sa ibang tao. Wala na siyang dapat ikatakot dahil noon pa man ay lahat ng swerte ay sa kapatid na pupunta.
Ano ang gusto mong gawin ko, anak? Pagsuko ng kanyang ina. Kaya naman, malaki ang pagkakangisi ni Brielle. 2 buwan na ang nakakalipas simula nang mangyari ang insidente sa pagitan ni Naida at Brielle. Sa loob ng 2 buwan, mas nagkakamabutihan sina Naida at Aiden. Nahulog rin sa wakas ang loob nila sa isa't isa dahil sa madalas na pagsasama. Wife, bakit hindi ka nagsa-shopping? Hindi ba last month ko pa binigay sa'yo yung black card ko? Wala akong natatanggap na balita na ginamit mo, may binili ka. Tanong naman ni Aiden kay Naida na nakikipaglaro sa kanilang bagong ampong aso na si Ace. Wala naman akong bibilhin, hobby. Isa pa, delikado ang magdala ng black card kung sa malls lang naman ako pupunta. Tsaka may pera naman akong kinikita dahil sa coffee shop ko. But still, kailangan mong bumili ng mga gusto mo. Mas mabuti pa, ayain mo ang kaibigan mong si Thea at mag-shopping kayo. Gastos lang at tsaka wala naman akong gustong bilhin. Saad ni Naida. Lumapit si Aiden sa babae at tsaka ipinilupot ang matitigas na braso sa bewang ng babae. Hinalikan pa niya ang balikat ni Naida na para bang normal niyang gawain. Kaya ako nagbabanat ng buto para mailustayin ka, hindi ba? Pero ni piso ay wala ka pang ginalaw. Nagtatampo na ako sa mga kaibigan ko dahil namumroblema na nga sila ngayon. Nauubos daw ang pera nila sa mga asawa nila habang ang sarili kong asawa ay hindi man lang marunong lumustay ng pera. Nagtatampo pa nitong sabi, hindi ba dapat mo akong pasalamatan dahil hindi ko ugaling lumustay ng pera? Ang lakas ng tama mo. Isa pa, nasanay kasi ako nagagastos lang kapag kailangan. Still, kaya nga ako nagtatrabaho para mailustayin ka, hindi ba? Hindi ako maghihirap kung araw-araw ka magsa-shopping. Come on, yayain mo si Thea. Actually, ako nang nagpapunta sa kanya ngayon. Mag-enjoy ka sa labas. Lustayin mo ang pera ko. Gusto ko maranasan maubusan ng pera. Tumawa pa ito ng sobrang lakas. Sira? Pero sige, gagawin ko ang sinabi mo. Lalabas kami ni Thea. Mag-aayos lang ako habang wala pa siya. Salamat po, hubby. Lambing pa ni Naida bago hinalikan si Aiden sa labi at saka kumaripas ng takbo. Hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ni Aiden habang pinagmamasdan ang makulit na asawa. 2 buwan na rin ang lumipas ngunit kinikilig pa rin siya sa tuwing nagiging cute ang asawa. Napakaswerte niya dahil napakabait nitong babae at balang araw ay magiging mabuting ina. Ang sayang nararamdaman ni Aiden ay nawala nang makatanggap siya ng isang mensahe galing sa babaeng ilang beses niyang binalaan. Nagtagis ang bagang niya nang mabasa ang mensahe nito. Kaya naman, wala na siyang sinayang na pagkakataon at mabilis na sumakay sa sasakyan at umalis. 3 oras nang nag-iikot si Nathea at Naida sa loob ng mall. Hindi na rin nila madala ang mga gamit na pinagbibili ni Naida gamit ang black card ng asawa. Iba din talaga ang hobby mo, Naida. Napakagalante. Akalain mo, hindi ko kayang bilhin ang mga ito pero sa isang iglap ay meron na ako. Tukoy nito sa mga branded makeup na matagal na niyang pinapangarap. Hindi ko nga gusto nalustayin ang salapi niya, pero nagtatampo kasi siya. Pero alam mo ba, hindi na ata ako mabubuhay nang wala siya. Hindi ko akalain na iibig ako sa ganito, sa isang tulad niya. Kahit na langit at lupa ang pagitan namin. Tura ni Naida. Gaga, alam kasi ng Panginoon na isa kang mabuting tao, kaya naman binigyan ka ng lalaking mamahalin ka ng sobra. Pero nakakapagtaka lang at hindi ata kayo ginugulan ni Brielle. Paano ang mommy mo? Kamusta na sila? Napayuko si Naida dahil 2 buwan na siyang walang balita sa kanyang ina at kapatid. Simula nang mangyari ang bagay na iyon sa kumpanya ng asawa ay wala na siyang narinig pa. Hindi ko rin alam. Sinubukan ko silang tawagan pero hindi naman sila sumasagot. Aniya, alam mo, ang sama ng kutob ko dyan. Hindi kasi sila ang tipo na tatahimik na lamang lalo na at si Brielle pala ang dapat na ikakasal sa asawa mo. Hindi ko naman hahayaan na makuha niya sa akin si Aiden. Ilang beses na rin naman akong nagparaya sa kanya pero hindi sa pagkakataong ito. Hindi ko hahayaan na sirain niya kami ni Aiden. Matapang na sabi ni Naida, kaya naman hindi napigilan ng kanyang kaibigan na si Thea na maging proud. Ang kaibigan niyang laging talunan at kinakawawa ay natuto nang lumaban. Ngunit natapos ang lahat doon nang bigla na lamang maligo si Naida sa malamig na tubig na ibinuhos sa kanya.
Ang kapal na mukha mo na makita ka dito at nagsasaya habang kami ng pamilya mo ay nagdurusa! Galit na salubong ng kanyang ina. Ang laki ng ipinagbago ng ina dahil sa suot nitong lumang kamiseta at short. Nawala ang ina niyang sopistikada at may class manamit. Namayat din ito at nangitim ang ilalim ng mata. Mommy, ano pong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Naida at sinumbukang lapitan ang ina. Ngunit malakas na sampal ang ibinigay nito sa kanya. Teka, sumusobra ka naman ata tita dahil wala namang masamang ginagawa si Naida sa inyo. Pagtatanggol pa ni Thea sa kaibigan. Anong wala? Ang kapal ng mukha niya na magpakasarap habang kami ay halos mamatay na sa gutom? Walang paramdam sa akin ang bubitang yan. Ilang beses akong lumapit sa kanila pero tinaboy lang kami ng asawa niya. Ano bang sinasabi mo, Mom? Ilang beses ko kayong sinubukan na tawagan pero hindi kayo sumasagot. Katwira ni Naida, ngunit matindi na talaga ang galit ng kanyang ina. Nang dahil sa'yo, nawala ang kumpanya namin at naghirap kami. Ang masakit pa rito ay iniwan ng asawa mo ang kapatid mo matapos niyang mabuntis ito. Tama nga si Briel, dahil nasa loob ang kulo mo. Hindi na lang sana kita inampon. Malakas na hiyaw ng ginang na tuluyan ng nagpaluha kay Naida. Tagos na tagos ang mga salitang binitawan nito kay Naida. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, lalo na nang malaman niya na nabuntis ng asawa ang kapatid. Hindi magagawa ni Aiden ang sinasabi mo, Mommy. Sinungaling si Briel, at alam kong gawa-gawa lamang niya iyon. Pagmamatigas ni Naida dahil may tiwala siya sa asawa. Alamin mo ang totoo, at sana ay hiwalayan ka ng lalaking iyon. Dahil ang lugar kung saan ka ay hindi talaga para sa'yo. Hindi ako makapaghintay na magdusa ka. Matapos ka naming bihisan, pakainin at pag-aralin, ito pa pala ang isusukli mo sa amin? Sabi ng kanyang ina. Hindi magagawa sa akin ni Aiden ang sinasabi mo. Kilala ko ang asawa ko nang masigit pa sa inyo. Ani ni Naida bago umalis at iniwan ang kanyang ina. Sumunod naman sa kanya ang kaibigan na si Thea na may pag-aalala ang mukha dahil ramdam niya na malaking problema ang kahaharapin ng kaibigan. Naida, huminahang ka muna kaya. Alam naman natin na hindi magagawa ng asawa mo ang sinasabi ng mommy mo, hindi ba? Alam ko naman, Thea, pero ang hindi ko matanggap kung bakit ang dali nilang kampihan si Briel. Bakit hindi muna nila alamin kung ano ba ang totoong nangyari? Hindi yung susugod sila sa akin at ako ang sisisihin nila sa lahat? Puno ng hinanakit na sabi ni Naida sa kaibigan. Alam mo na ang sagot sa katanungan mo, Naida. Na-brainwash ng demonyo mong kapatid ang mga magulang mo. Kumalma ka at huwag kang basta-basta na lamang magdesisyon, lalo na't galit ka. Dahil hindi mo alam ang mga maaaring mangyari. Paalala ni Thea. Hindi ako ganun kababaw para iwanan ang asawa ko sa mga paratang na wala namang sapat na ebidensya. Hindi pa ako nasisiraan ng bait para iwanan si Aiden. Aalis lamang ako kapag siya na mismo ang magpapaalis sa akin. Puno ng tapang na sabi ni Naida sa kaibigan. Marami siyang natututunan simula ng maikasal sa mabuting lalaki. Kung gusto lamang sila sirain ay hindi siya makakapayag ng ganun lamang. Kung gusto lamang sila sirain ay hindi siya makakapayag ng ganun lamang. Naniniwala si Naida na kaya ito nangyayari sa buhay niya dahil gustong ipakita ng Diyos na dapat siyang maging matatag. Hindi niya hahayaan na magparaya na naman at maiwanan mag-isa. Hindi ngayon at hindi kailanman. 2 buwan at nagdadalang tao si Briel at ang ama ng dinadala niya ay ang asawa ng kapatid. Ngunit ilang beses man niyang ipagdikdikan sa lalaki ang tungkol sa pinagbubuntis ay hindi pa rin ito matanggap ng lalaki. Sa tingin mo ba, kung kay Aiden nga talaga yung batang nasa sinapupunan mo, sa tingin mo ba, hindi niya tatanggapin yan? Tanong ni Rose. Hindi ako nagkakamali, Rose. May nangyari sa amin talaga ni Aiden. Hindi ko naman ipapaako kung hindi ako sigurado, no? Pero paano ba nangyari yun? Wala si Aiden sa bansa ng mga panahon na yun. Hindi kaya ibang lalaki ang nakasiping mo? Dahil lamang sa kalasingan, kaya inakala mo na siya yun. Sigurado ako. Pero bakit hindi mo muna kaya unahin ang kumpanya niyo? Briel, walang-wala ka na. Pati ng mga magulang mo ay nahihirapan na ngayon. Dahil lamang sa katangahan mo kay Aiden.
Ipinenta mo ang kumpanya mo. Nagkaroon ka ng hindi magagandang bisyo. Hindi ka ba naaawa sa kapatid mo at sa kanya mo ibinibintang ang mga kasalanan mo? Nanlisik ang mga mata ni Brielle dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Matagal na niyang napapansin na palagi siya nitong pinapayuhan sa mga walang kwentang payo. Kasalanan naman talaga ni Naida kung bakit nagkandamalas-malas ako ngayon. Inagaw niya lahat ng dapat sa akin, kaya dapat lang sa kanya mga nangyayari ngayon. Hindi mo ba naisip na baka kasalanan mo naman talaga at hindi mo lang matanggap? Ano pang ginawa ni Naida sa'yo? Hindi ko kilala ang kapatid mo personally pero nakikita ko na mabuti siyang tao. Hindi kaya ka nagkakaganyan dahil kasalanan mo rin? Sa galit ni Brielle, naibato niya sa kaibigan ang tanga na alak. Umalis ka na sa harapan ko, Rose, kung iyan lamang ang sasabihin mo sa akin. Wala ka nang naitulong sa akin. Dadagdagan mo pang problema ko. Wala na talaga sa tamang pag-iisip si Brielle at ang sarili na lamang ang naiisip. Sarado na ang kanyang isipan sa mga nagawa at ang nasa isip na lamang niya ay kasalanan lahat ni Naida. Hindi na ako magtataka kung bakit walang nagtatagal sa'yo. Lahat ng pag-iintindi ginawa ko na pero sumusobra ka na talaga, Brielle. Hindi na tama ang takbo ng pag-iisip mo nang dahil lamang sa inggit mo sa kapatid mo. Huwag ka sanang magsisisi sa huli kung kailan lalabas na ang lahat ng baho mo. Malakas na sigaw ni Rose at iniwan ang dalaga. Tila na puno ng galit ang maririnig sa kondo ni Brielle. Hindi niya nailagan ang mga salitang ibinato sa kanya ng kaibigan. Hindi man niya maamin sa sarili ngunit tama ito sa lahat ng salitang binitawan. Hagulgol na lamang ang nagawa ni Brielle dahil nasira na nga ng tuluyan ang buhay niya. Sa kabilang banda naman ay si Aiden na namumutla habang papasok sa bahay nila ng asawang si Naida. Alam ni Aiden na nakarating na sa asawa ang balitang nabuntis niya si Brielle, ang kapatid nito. Sa living room naroon ang dalaga at natutulog sa mahabang sofa. Hindi napigilan ni Aiden na mapaluhod at mapagmasdan ang babae. Wife, hindi ka dapat natutulog dito. Puno ng lambing at pag-aalala ang tono ni Aiden. Hubby, kumain ka na ba? Pinagluto kita ng dinner. Sandali at iinitin ko lang para makakain ka na. Nakangiti pang sabi nito kaya mas lalong nahuhulog si Aiden sa babae. About sa kapatid mo, wife. Anong meron sa kanya? Huwag mo nalang iisipin. Ganun talaga siya kahit dati pa naman. Baliwala ni Naida. Mas lalong nakonsensya si Aiden dahil bakit siya binigyan ng babaeng napakabuti. Hindi mo ba ako tatanungin kung totoo ba ang sinasabi niya? Alam ko na nakarating na sa iyo ang balita. Hindi. Dahil alam ko ang totoo at hindi ang bagay na yon ang makakasira sa atin. Tahimik lamang ako pero marami ng kasinungalingan at kasama ang ginawa si Brielle. At isa ang issue na ito sa kasinungalingan niya. Hindi ako maniniwala kung hindi mo sasabihin ng direkta sa akin. Mahabang salaysay ni Naida, kaya naman mas lalong namuo ang nagbabadyang luha sa mga mata ni Aiden. I thought magagalit ka at iiwan mo ako at mas paniniwalaan mo ang kapatid mo. Ginawa mo ba ang ibinibintang niya sa'yo? Binantis mo ba talaga siya? Seryosong tanong ni Naida. Hindi. Hindi ko magagawa yun. Hindi ko magagawa ang sinasabi niya. Hindi ko nga siya nakita matapos ang kasal natin kaya hindi. Depensa ng lalaki. Kung ganon, ay wala akong dapat na ikatakot. Hindi kita iiwan. Hindi. Kung iiwan man kita, baka nagtatampo lang ako. Pero sasabihin ko pa rin kung saan ako mahahanap. Biro pa ni Naida. Pumatak na nga ang luha sa mga mata ni Aiden dahil sa sinabi ng asawa. Niyakap niya ito ng mahigpit at ikinulong ang mukha sa pagitan ng leeg ng babae. Hindi ko alam ang mangyayari sa buhay ko kapag nawala ka pa. Damn, napakaswerte ko talaga dahil sa lintik na utang na yan. Mahinang bulong pa niya. Maliit na utang, pero ako na ang may tanga ng lahat ng salapi na meron ka. Anyway, kumain na tayo sa kusina dahil hindi pa rin ako nakakapaghapunan. Tama na ang tungkol kay Brielle dahil kahit saksakin mo pa ako, hindi kita iiwan. Alam mo kung bakit? Nakakalokong ngisi pa ni Naida. Hindi. Nakakalokong tura naman ni Aiden at mas inilapit ang mukha sa mukha ng asawa. Kasi ako na ang asawa mo at hindi na magbabago yon. Akala ko pa naman ay ang sasabihin mo
mahal mo ko. Ngumuso pa ito ng sobrang haba, kaya naman natawa na lamang si Naida. Mahal na mahal kita, Aiden. Kahit na naging bayad utang lang ako, pero hindi mo pinaramdam sa akin ang tungkol sa bagay na yun. Kaya kung iisipin mo na iiwanan kita dahil lamang sa sinabi ni Brielle, huwag ka nang umasa. Hinalikan pa niya si Aiden ng mabilis sa labi. Really? Oo naman. Sa tingin mo ba kung hindi kita mahal, dapat kanina pa ako nag-an sa balutan at nagpakalayo-layo. Gutom ka pa ba? Tanong pa ni Aiden, kaya naman si Naida ay nangunot ang kilay at nagtatakang napatitig sa mukha ni Aiden. May ngisi ito sa labi na nagpakabasa kanya dahil ngayon lamang niya nakita ang ganitong side ng asawa. Bakit? Hindi ba dapat ikaw ang tatanungin ko niyan? Hindi ka ba gutom? Gutom ako. Ayun naman pala, tara na sa kusina at paghahain kita. Sabi pa ni Naida. Parang iba ang gusto kong kainin, wifey. Nangaakit pa nitong bulong. Ha? Ano naman yun? Dapat sinabi mo kanina para naluto ko. Sa susunod kasi, magsabi ka para alam ko. Naiinis pang sabi ni Naida. Kinarga siya ni Aiden na parang bagong kasal at naglakad ito ngunit paakyat sa ikalawang palapag. Teka, anong ginagawa natin dito? Hindi ba sabi mo gutom ka? Nasa baba ang kusina, hubby. Gutom nga ako. At oras na ng dinner ko. Nakakalokong umisi pa ito. Nagtitili si Naida dahil sa kalokohan ng kanyang asawa. Hindi na nga nagpapigil ang magaling niyang asawa dahil ng gabing yon, pinagsaluhan nila ang pagmamahala nila. Wala nang hihilingin pa si Naida kundi ang maging masaya sila ng kanyang pilyong asawa at ang magiging ama ng mga magiging anak nila. Panay ang patak ng mga luha ni Brielle. Sa kabilang banda naman, panay ang patak ng luha ni Brielle habang nagmamakaawa sa kanyang ina na huwag siya nitong ipagtabuyan. Isang balita na tuluyang gumuho sa natitira niyang mundo nang lumabas ang mga nagawa niyang kalokohan. Ngayon lamang napagtanto ni Brielle ang mga kasalanang nagawa dahil lamang sa galit at inggit. Ang tanging naiwan na lamang sa kanya ay ang batang nasa sinapupunan at anak ng ibang lalaki. Hindi si Aiden ang nakasiping niya ng gabing yon, kundi ang ibang tao. Sising-sisi si Brielle dahil sa lahat ng kasalanan niyang nagawa. Wala na siyang mukha pang maihaharap, kaya ng gabing yon, nagpasya siya na magpakalayo-layo, malayo sa mga taong nasaktan niya. Sorry, Mommy. Sorry, Daddy. At sorry, Naida. Bulong niya sa hangin at umaasa na maririnig pa ng mga ito. Nagsisi si Brielle dahil nagpalamon siya sa inggit at galit. Nakalimutan niya na sarili niyang pamilya ang nasasaktan na. Makalipas ang 3 taon ay naging maligaya si Naida sa buhay kasama ang 2 anak at ang asawang si Aiden. Ngayong araw ang pagbabalik nila sa Pilipinas matapos ang 2 taon na pagtira sa Amerika. Ah! Namiss ko ang usok ng Maynila at ang traffic sa EDSA. Biro pa niya sa asawang si Aiden na tahimik na nagmamaneho. Akala ko namiss po si Greg, kaya ka nagmamadali na umuwi. Sabi naman ni Aiden na may hapyaw na selos. Hobby naman, buntis lang ako noon, kaya mas gusto kong nakikita si Greg kaysa sayo. Magkamukha kami ni Greg, wifey. Bakit siya lang ang gusto mong makita? At hindi ako, ha? Kapag naging kamukha niya si Natalie, ay itatali ko siya ng buhay. Gigil pang sabi nito. Napailing-iling na lamang si Naida at sinipat ang 1 taong gulang na anak habang ang panganay nila na si Nathaniel ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Nahanap na ba ni Greg ang mag-ina niya? 3 taon na rin ang nakakalipas. Hindi pa ba niya nakikita ang babaeng binuntis niya noon? Tanong ni Naida sa asawa. Hindi ko alam at wala akong pakialam sa lalaking pinaglihian mo. Inis pa rin sabi nito. Hindi na nagtanong pa si Naida at hinayaan ang asawa niyang may sapak. Sa loob ng 3 taon nagkaayos sila ng kanyang ina, ngunit wala na silang naging balita kay Brielle. Inaamin ni Naida na nagalit siya sa ginawa ng kapatid ngunit na naig pa rin ang puso niya na kapatid niya pa rin ito, kaya napatawad niya si Brielle. 3 taon ngunit walang Brielle na bumalik sa kanila. Umaasa si Naida na makikita pa niya ang kapatid. Kumusta na ba ito? O may pamilya na rin ba ito? Hobby, saan pala tayo pupunta? Hindi ito ang daan pa uwi sa bahay natin, ah.
Nagtaka ang tanong ni Naida. Sa restaurant, dahil doon naghihintay si Mommy. Kalong ni Naida ang anak na babae habang si Aiden naman sa anak nilang lalaki. Pumasok sila sa restaurant na magkahawak kamay. Pagpasok sa isang VIP room, subalubong sa kanya ang pamilya at ang kaibigan na si Thea. Welcome back! Hiyaw pa ng mga ito. Hindi maalis ang malaking ngiti sa mukha ni Naida habang nakatingin sa pamilya niya. Hindi na dapat kayo nag-abala ng ganito. Sabi pa ni Naida. Nasa na nga po ko? Isang taon ko silang hindi nakita. Lumuluha pang sabi ng ina ni Naida. Ibinigay niya sa ina ang anak na babae at hindi mapaglagyan ang saya nito. Ngunit nagulat silang lahat nang isang batang lalaki ang bigla na lamang pumasok sa silid. Kamukhang kamukha ito ni Aiden, ngunit kulay abo ang mga mata nito, katulad ng mga mata ni Greg. Kaninong anak yan? Aiden? Niloloko mo ba ang kaibigan ko, ha? Tirada agad ni Thea, pero hindi nagsalita si Aiden. Masama ang pakiramdam ni Naida habang nakatingin sa bata. Dada! Ani pa sa bata at tinuro si Aiden. Hindi na nakapagpigil pa si Naida at nilapitan ng batang lalaki at tinitigan nito. Wifey, hindi ko anak yan. Depensa pa ni Aiden. Hello baby, nasan ang mommy mo? Wash plates! Anong pangalan ng mommy mo, baby? Belle! Masiglang sagot naman ng batang lalaki. Hindi rin nagtagal at isang babae ang pumasok sa loob ng silid kung nasaan ang lahat. Brel Gicarian! Aniya pa? Dada! Sabi naman ng batang lalaki at lumapit sa pamilyar na babae. Anak, hindi ba ang sabi ni mama ay huwag kang aalis sa kitchen? Nagtatrabaho si mama, anak! Ani pa ni Brielle. Ang laki ng pinagbago ng babae. Ang dating mapusturang ayos ay naging simple na lamang. Ang dating mamahaling damit ay nakasuot na lamang ng lumang kamiseta. At ang mga kamay nito na puro kalyo na, na parang noon lang ay hindi ito makahawak ng pinggan. Brielle? Anak? Gulat na gulat pang sabi ng ginang. Mommy? Naida? Gulat na gulat pang sabi ni Brielle. Ngunit mabilis din kinarga ang anak at akmang aalis mabuti na lamang at nasa likuran nito si Greg. Saan mo naman dadalhin ang anak ko, Brielle Lopez? 3 taon kitang hinanap. 3 taon akong halos mabaliw sa iyo. Malalim at puno ng otoridad na sabi ni Greg. Kaya naman namutla sa takot si Brielle. Kauuwi lamang ni Naida sa Pinas. Ngunit hindi na niya maintindihan ang nangyayari. Hindi na hinayaan ni Greg na makaalis ang mag-ina niya. Pahirapan pa humingi ng space si Naida upang makausap lamang ang kapatid. Narito sila ngayon sa labas ng restaurant sa may parking lot dahil nais nilang mapag-isa. I'm sorry sa nagawa ko noon, Naida. Sa lahat-lahat ng mga nagawa ko noon sa iyo, kinain ako ng matinding galit kaya nagawa ko mga bagay na yun. Pinagsisihan ko ng sobra at handa akong pagbayaran ng lahat. Maiintindihan ko kung hindi mo ako magawang patawarin. Alam mo, Brielle, matagal na kitang napatawad. Hindi ako galit sa'yo. Siguro noong una, pero mas naiintindihan ko nung nawala ka na lang bigla. Kaya ngayon na nandito ka na, huwag na huwag ka nang aalis, ha? Naiintindihan mo ba? Panay ang pagpatak ng mga luha nilang dalawa ng gabing iyon. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, ay muling nagbukas ng pagkakataon upang magkapatawaran silang magkakapatid. Hindi man sila tunay na magkapatid sa dugo, ngunit sa puso, ang lahat ng sakit at hinanakit sa nakaraan ay sabay nilang ibabaon sa limot at mag-uumpisa ng bagong simula ng magkasama. Pumasok na tayo sa loob. Alam kong hinahanap ka na ng asawa at mga anak mo. Ani ni Brielle tsaka pinunasan ng luha sa pisngi ni Naida. Patay ka kay Greg niyan dahil ilang taon kang nawala. Akalain mo nga naman at bilog ang buwan. Dahil siya pala ang ama ng pinagbubuntis mo noon. Sorry, hindi ko naman alam. Ano ka ba? Tapos na yun at nakaraan na, okay? Simula ngayon, kakalimutan na natin yan. Tara na sa mga asawa natin at baka umaapoy na mga ilong nila. Biro pa ni Naida. Sa unang pagkakataon sa buhay nila bilang magkapatid, ngumiti ng totoo si Brielle. Magkahawak ang mga kamay at sabay-sabay na lumapit sa kanilang mga pamilya. Nang maayos at masaya at nangakong mag-uumpisa ng panibagong buhay.
Makalipas ang isang taon ay sa wakas ikinasal na din si Brielle sa binatang si Greg. Hindi naging madali ang naging buhay ng dalawa dahil na rin sa tromang naranasan ni Brielle sa buhay. Sa hinabahaba ng prosesyon, sa simbahan pa rin pala ang bagsak ng dalawa. Wifey naman, bakit hindi ka umiyak ng ganyan nung kasal natin ha? Mas umiiyak pa ako kaysa sayo. Alam mo, sumasama na naman ang loob ko. Ngumuso pa ito ng sobrang lapad kaya muling bumalik ang mga luha ni Naida. Masaya lang ako kasi natagpuan na rin ni Brielle ang tunay na kaligayahan. Hindi rin naging madali ang buhay nilang dalawa dahil nasaksihan natin yun. Masaya ako dahil matapos ang lahat, nakakaya na niyang ngumiti ng totoo. Yeah, you're right. Ngiting aso nga si Greg, oh. Biro pa ni Aiden sa sariling kapatid. Sobrang saya ng puso ko, hobby. Sobrang saya. Ang saya-saya. Paulit-ulit na bigkas ni Naida sa asawa. Niyakap lamang siya ni Aiden at mas lalong pinaramdam ang tunay na pagmamahal rito. Pinanood nilang magkayakap ang dalawa na maligayang sumusumpa sa harap ng altar. Parang panaginip ang lahat ng masasakit na nangyari sa kanila. Mga aral na nagkaroon sila ng kanya-kanyang mga natutunan. Isa lamang ang masasabi ni Naida sa mga oras na ito. Ito ay ang hindi na siya kailanman maghahangad ng sobra dahil sobra-sobra na ang biyayang binigay sa kanya. Wakas. Hello po! Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa mga kwento ng Inday Series. At dahil dyan, shout out to Annalie Obera from Dubai, Josie Q. Adok from Ilocos Sur, Maricel Tupwe from Antipolo City, hello to Lloyda F. Maulion from Oriental Mindoro, Rizal Abduhan in Hong Kong at Valenzuela Family from Cagayan Valley. Hanggang sa muli po, salamat!